Bayan, binuksan po kagabi ng Malacañang ang kanilang pintuan sa publiko para sa Instagrammable na higanting Christmas tree. At sa mga gustong magsimbang gabi, silipin natin yan sa ulat ni Bernard Haudian. Muli binuksan sa publiko ang Malacañang Palace ngayong Pasko. Sa pamamagitan ito ng pagdaraos ng simbang gabi, kaninang alas 4:30 ng umaga. Ilan sa mga nakipagmisa ang mga taga-suporta ni Pangulong Marcos. Gaya na lamang ni Serena, marami siyang kahilingan na nais matupad, oras na makumpleto ang simbang gabi. Subalit unang sa listahan ay ang paggaling ng kanyang nanay mula sa iniindang karamdaman. Gumaling na po yung mother ko kasi na ano po siya, na stroke po. So yung half body po ng katawan is na-paralyze. So pinagpipray ko na hopefully madaan po sa therapy, makalakad na po. Hango mula sa buhay ni John the Baptist at Samson ang homily ni Father Johnson Logat na nanguna sa misa. Aniya, nararapat lang na patuloy na magpasalamat sa anumang sitwasyon sa buhay at huwag mawala na pag-asa dahil darating din ang pagpapala. Lahat tayo may tamang panahon na ibinigay, dinagda ng Diyos para sa atin, para sa ating mga kahilingan o kaya para sa mga ating iniintay. Bukod sa simbang gabi, maaari rin masilayan ang Christmas tree at mga parol sa palace grounds. Tara sa palasyo ang tema ng Christmas celebration sa Malacañang. Maaaring bisitahin ang Malacañang hanggang December 24, mula 7 PM hanggang 6 AM kinabukasan. Ang entrance nito ay matatagpuan sa Gate 6 ng palasyo. Personal naman na inimbitahan ng Pangulo ang publiko na mamasyal sa Malacañang at dumalo sa simbang gabi. Pwede kayo, dalhin niyo yung mga pamilya niyo, yung mga bata, dalhin niyo bago kayo magsimbang gabi. Dumaan kayo muna rito at siyempre, kakain kayo yung specialty ng palasyo ngayon. Putububong. Merry Christmas! Happy New Year! Bernard Haudian, para sa Bayan!